Hello world! Yung araw po sagutin natin na naman yung isang katanungan. Ano ba talaga yung pinagkakaiba ng lakatan na variety ng saging po sa ibang variety na rin ng saging, gaya ng saba, latundan, bungulan, or ano pang klase na variety, Cavendish. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng lakatan, gaya po yan dito, sa ibang variety po? Sige po, sagutin po natin ang mga katanungan na yan. Well, we have so much thing to tell you about the difference po talaga sa paglalakatan. Ano yung diferensya nito sa ibang variety ng lakatan? Yung una-una po kasi yung diferensya nito ay sa market. Bakit po ba? Dahil po sa ito yung isa sa pinaka-marketable na tawag doon na variety po ng saging dito sa amin. Paglakatan po. Bakit po kaya? Hindi ko nga rin alam kung bakit talaga na napaka-marketable po ito. Maraming naghahanap talaga paglakatan. Siguro po pangalawang reason po kung bakit kakaiba yung lakatan po, dahil po sa taste, sa savor, yun po. Kasi po iba kasi yung lasa. Mas masarap po kasi karamihan sa tinanong natin sa lasa, mas masarap po kasi talaga yung lakatan compare sa latundan. Well, depende na lang po sa inyo, pero po yun ay general information lang po. Mas malasa, mas masarap daw kasi yung lakatan. Yun yung isa sa reason kung bakit kakaiba yung lakatan. Pangatlong reason po siguro, masasabi ko sa inyo, dahil nag-research po tayo sa karamihan po na tawag doon na variety po ng saging, lakatan po ang number one pagdating po sa may pinakamaraming vitamins and minerals at nutrients po. Pag sinabi nating nutrients, lahat na lang po siguro ng nutrients, vitamins, minerals na makikita natin, even though na may mga ibang variety ng saging na mas mataas sa lakatan, pero in general terms po, lakatan po ang may pinakamarami talaga na masasabi natin mas mataas na nutrients po compare sa ibang variety po ng saging. Lakatan. Sabi na po natin kanina, market at saka price. Ito po kakaiba. Yung isa pang masabi natin kakaiba, ito po yung isa sa pinakamagandang business na variety ng saging. Hindi ko po sinasabi na ito na talaga ha. Pero dito po sa amin kasi, compare po siya sa Cavendish, ito po yung pinakamagandang i-business na saging. Kasi po, hindi po basta-basta mabumagsak ng diretsuhan yung presyo dito sa amin. Hindi po gaya na lang dyan sa may south, mga Mindanao area po. Dito po sa amin, bumaba man yung presyo, hindi ganun po kasyadong mababa compare sa ibang variety po ng saging. Yung lakatan po dito sa amin currently po ay nabibili na naman sa 40 to 45 per kilo po sa kanyang good. Yung pinakamaliit niya ay 40. Hilaw pa po yun. Ibig sabihin po, yung hinog sa ngayon, mga ka-agree, umaabot na naman ng 75 pesos per kilo. Yan po, kaya sinasabi ko sa inyo, ang pinagkakaiba ko ay ito yung isa sa pinaka pagdating may i-business po natin sa mga fruit stands. Ito po talaga. At isa pa siguro masasabi ko, kakaiba po kasi yung lakatan, kasi po pag nagregalo po tayo sa ating mga kaibigan, mapadoktor man yan o kung sino man yung mga kaibigan natin, makaramihan po talaga mabele, mabili, mabenta talaga po lakatan. Yun po, kasi po iba kasi itsura lakatan iba kasi yung dating paglakatan, ano siya talaga, nabilong kasi yung lakatan sa tinatawag nating valuable fruit po. Mahal po siya, may kalibre po kasi yung lakatan, kaya yun yung pinagkakaiba ng lakatan sa ibang variety po ng saging. At saka, isa pa po, sasabihin ko po sa inyo yung pinagkaiba ng lakatan sa ibang variety. Ito po ah, medyo negative po ito, hindi po ito positive. Sa lahat po yata ng variety ng lakatan sa experience po namin, ito yung pinaka-sensitive pagdating sa disease. Yun po, yun yung parang negative sa lakatan. Pagdating po sa diseases, sa mga sakit sa saging, ito yung pinaka-vulnerable. Ito yung pinaka-madaling kapitan. Lalong-lalo na po panchitap, kasi po yung panchitap madalas po sa lahat lang variety ng saging andun siya,
Pero yung pinaka sensitive po na madaling kapitan ng banshee tap, ito na rin po yung lakatan. Kaya yun yung mga kinukonsider namin na mga bagay na pinag-aaralan, ino-observe, ine-experimentuhan, kung ano ba yung magagawa namin, kung paano ba ito makontrol talaga. Kasi po, as per experience na po, yan na nga po. Lakatan po ang isa sa pinaka-vulnerable pagdating sa banshee tap. Even though lahat ng variety ay pwedeng tamaan, pero yun yung pinagkaiba ng lakatan sa ibang variety po ng saging. Ano pa ba mga ka-agri yung pwedeng madugtong natin sa tanong na iyan? Ang pinagkakaiba ng lakatan sa ibang variety ng saging. Kasi siguro yung pinagkaiba yung kanyang demand po sa market. Demand at saka profitability po. Mas profitable po kasi paglakatan. Mas demand po siya sa market. Kaya nga sabi natin kanina sa market, sinabi ko po parang ganun rin ang isang pinagkaiba talaga ay the demand. Demand po ng mga kumakain, naghahanap po nito. Iba po talaga kaysa ibang variety po ng saging. Kaya tumutok po tayo dito sa lakatan na ito eh. Na mula po sa pag-aaral natin ito ngayon dati sa ating mga pag-observe na rin at saka sa mga seminars and trainings na rin, ginugol natin yung panahon natin na maiba yung pagpalaki nito. Kasi po purely chemicals yung mga tinuro sa amin. Kaya nga pinagtutunan natin ng pansin kung paano po kami makapag-produce po nito na hindi po talaga mag-i-spray ng synthetic chemicals at fungicide. Kaya yun po mga ka-agri, maraming salamat po ha. Sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng konting kaalaman, information sa inyo. Maraming salamat talaga sa ating mga subscribers yan, mga followers po natin, mga silent viewers po natin sa buong mundo. Ito po yung kaibigan mo sa akin, Agritechnics TV po. Maraming salamat. Mabuhay tayo, mabuhay ang magsasakang Pilipino. God bless us all, everyone. Bye-bye na!